guys! Good evening! This is your Coach Lloyd once again. I hope safe kayong lahat dyan. And ito, pawis na naman. And sa lahat ng iyong pamilya, and I hope okay kayong lahat and stay safe. Don't forget your vitamins. Lalo na ngayon na may problema tayo sa ating sa mundo ng virus na ito. So, dapat ano tayo, take tayo ng vitamins. And drink plenty of water, enough water sa body natin. And don't forget a pinch of salt sa ano natin, sa ating diet. Kasi napaka-importante ng minerals. So guys, ang topic natin ngayon is yung palaging tanong kung ano ang sikreto ng low-carb diet. Unang-unang sikreto yan guys, disiplina. Yan, disiplina sa sarili mo. Kung gusto mo talagang mag-lose ng weight. Yan, sikreto yan. Pangalawa, kainin mo lahat ng low-carb food. Yan, dyan. Lahat ng low-carb food. Yan lang. Ano na yung mga sikreto dyan? Kainin mo yan. Meat ka, egg ka, vegetables ka, fruits ka, yan. Yung mga low-carb lang. Huwag yung mga sugary foods. Kasi guys, ang sikreto dyan guys, is iiwasan natin yung mga sugary or mga matatamis na pagkain. So, yan ang sikreto. Kaya tayo naglo-low-carb. Kasi yung carbohydrates, yung low-carbohydrates, maliit lang na porsyento ang sugar yan. Kasi low eh, low. So, kunyari, example, rice. Isang cup ng rice. Siguro, nasa mga 30 to 40 grams of carbohydrates. So, sugar na yan. Plus, may sugar pa yan na added. So, i-add mo yan. So, napakalaking sugar na yan. So, ang sugar ang iniiwasan natin sa low-carb diet. Kasi, para mag-lose tayo ng weight. At saka, mag-turn yung body natin. Pag low na yung sugar natin, nasa boundary level, kukuha na yan ng fuel sa fats natin. So, ganyan na yung kasimple. Kaya iniwasan natin ang mga high carb or mga high sugary na mga pagkain. Lalong-lalo na guys, yung rice, yung bread guys, yung wheat bread. Gardenia, lahat, tasty bread na may, sabi nila, high in fiber, mataas pa rin ang carbohydrates yan. Tingnan nyo sa likod nyan, guys, yung nutritional facts nyan. Napakataas ng mga carbohydrates and sugar yan, guys. So, iwasan natin yan. Yan yung mga sikreto dyan. Huwag kayong kakain ng cakes. Huwag kayong kakain ng potatoes. Huwag kayong kakain ng kamote. Huwag kayong kakain ng mga mais. Mga corn yan, mais, corn. Yung processed food guys, kung pwede iwasan, iwasan natin. Yung mga sodas o soft drinks, iwasan natin yan guys. Yung mga junk foods, kasi junk na nga eh. Kakainin pa natin. So, walang nutrition dyan. So, dapat ang kaya niya natin yung mga highly nutrition na mga food, which is a low-carb food. At saka yung mga non-fat milk. So, iwas natin dyan kasi matataas yung sugar, guys. So, yan ang iwasan natin. Yan yung unang-unang mga sekreto dyan sa paglo-low-carb diet. And disiplina talaga, guys, and goal. Kasi pag wala kang disiplina at saka wala kang goal, eh, parang wala lang. Wala lang. Okay lang sa'yo kumain ng high-carb ngayon tapos mag-low-carb ka bukas. So, parang cycle lang. So, yan yung mga sikreto guys na kadalasan sa paglo-low-carb diet. Walang sikreto o may sikreto. Low-carb ang kakainin natin. Low-carb foods. Ito, mga low-carb foods. May list ako dyan guys na mga bawal at hindi bawal. So guys, kung beginner kayo, 3 kutsarang rice, maka-cheat kayo, or kasi beginner eh. Okay lang yan guys. Huwag yun ang dibdibin yan. Kasi, ang pinakasikreto talaga guys, eto.
maging happy kayo sa pag-diet ng low carb diet. I mean, just go with the flow. Just be happy sa iyong journey. Huwag niyong isipin na nagda-diet kayo. Just pagising niyo sa umaga, example, 1 week, first day mo bukas. So, sabihin niyo sa sarili niyo na I have to diet na kasi mataba ka na talaga or mabigat ka na. Napakasakit naman. Mabigat ka lang. So, start ka na bukas. So, kainin mo lang ulam. Yung ulam lang. Kung matem ka man sa pagkain, isang kutsara lang yan. So, pag magugutom ka, kain ka ulit. Pero yung tirang ulam, huwag mo na kainin yung rice. Yan ang sikreto dyan. I mean, i-journey mo, make it feel happy. Yung everyday mo, sa journey ng low-carb diet mo, maging happy ka. Huwag kang palaging think or mag-iisip ka na nagda-diet ka kasi mas-stress ka niyan eh. Tapos, hahanap ka ng paraan kasi mind over matter yan eh. So, yung mind mo, hanap ng paraan na gutom ka kahit yung chan mo ay hindi masyadong gutom. So, matitem ka na magkain ng bread. Usually, bread talaga, guys. So, mas mabuti pa kumain kayo ng half rice kaysa kumain kayo ng tatlong bread or dalawang bread. Kasi, mas mataas pa yun sa bread. Sa rice, ang total sugar or carbohydrates yung bread. So, yan. So, pag beginner, yan, matitem ka. Okay lang yan, guys. Nakakain tayo ng saging, ng mangga, ng apple. Okay lang, guys. Pero, in moderation, ikat mo lang. Ikat mo lang. Instead of kakain mo ng whole, kain ka na ng half or one-fourth. So, pag nasa bahay lang tayo, so, second day nyo na or third day, so, feel happy ka lang. Yung huwag ka palagi mag-isip talaga na nagda-diet ka. Yung gising nyo, punta ka sa sala. Kunyari, may pagkain dyan. So, anong kain? May prutas dyan. Kuha ka lang konti. Yan, kainin mo. Hanggang masanay yung katawan mo. Hanggang hindi mo na napapansin yung rice mo. Yung rice dyan, hindi mo na napapansin yung bread dyan. Kasi nagpo-focus ka na. So, wala nang masyadong problema. Kasi, na way of eating mo na. I mean, happy ka na. So, hindi masyadong nagugutom. Inom ka lang ng tubig. Pag uhaw naman, inom talaga ng tubig. Pag hindi masyadong uhaw, inom pa rin. Kasi dapat nasa 8 glasses of water tayo or 2 liters. 2 liters of water sa isang araw or more than kung kaya nyo. So, happy lang kayo guys. Yan yung sikreto dyan. Happy. Huwag ma-stress talaga. Yan ang pinaka-importante. Sa journey natin, happy tayo na gusto natin mag-lose weight and maging healthy sa in the future. So, yun guys, yan yung may nakasikreto dyan. Maging happy lang. Everybody happy, kain ka na happy, happy peanut. So guys, yan lang po ang masasabi ko guys and I hope na may natutunan kayo sa video ko. And sa lahat ng nagtatanong kung yung tubig ba ay nakakataba, hindi po nakakataba ang tubig kasi walang calorie ang tubig. At saka yung malamig na tubig, depende na yan sa inyo guys kasi ako minsan umiinom ako ng malamig kasi mainit ang panahon. Pero mostly, yung iniinom ko is hindi talaga malamig masyado. So depende na yan sa inyo. Hindi tayo bawal sa malamig ang tubig. So, ang bawal natin is malamig na Coke, malamig na juice. Yan, yung bawal natin dyan. So, yan po guys, and I hope na nag-enjoy kayo sa video ko. So, yun yung mga basic secrets natin guys, ha? Sa low-carb diet. Just be happy sa pag-low-carb diet. And sa palaging nagtatanong kung okay lang ba na mag-exercise tuwing may dalaw kayo, kung komportable kayo guys, hindi masakit yung puso nyo, you can exercise. Pero dapat sa exercise natin guys, hindi 7 days. Dapat mahinga tayo ng 1 day. Kasi first mag-exercise ka, first day talaga, kinabukasan, sakit talaga ng katawan nyo. Halos nyan, lahat ng katawan. Lalo-lalo na sa planking, sakit lahat ng katawan nyo guys. So guys,
Ang sikreto, be happy. Alright? So guys, salamat sa inyong lahat and I hope you enjoy my video. And keep safe always and don't forget to subscribe my vlog YouTube channel. Guys, salamat. Bye-bye.